Hi angels and free spirit, welcome to Light Gems Tarot, and today's reading is another collective energy. Ayan, so ang title po natin is ano ba ang plano ng person mo sa'yo? Ayan, so kung sino man yung mga person ninyo, masculine man o feminine, ayan, so alamin natin kung ano yung plano ng mga person ninyo sa inyo, okay? Ayan, so dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At doon po sa mga gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Ayan po. So, yung start na po tayo. Ayan, so ito yung situation, challenge, advice, and outcome, kung ano yung plano ng mga person ninyo sa inyo, okay? Ayan, so sa situation nila, medyo, ayan, kung sino man yung merong water sign sa chart ninyo o connected kayo sa mga water sign, Cancer, Scorpio, at saka Pisces, na masculine, ha? Masculine, medyo matured. Di naman as in matured na matured o matandang matanda, pero may pagka-matured lang. Ayan. So, medyo, may edad na. Yan yung nababibe ko dito eh. May edad na yung person ninyo. Sana, babibe ko dito, yung love niya sa iyo, stable pa rin naman. Okay? Problema, etong si feminine na water sign, siya yung nakikita ko na medyo cold sa inyo. Kumbaga sa relationship ninyo, ikaw yung cold. Kung ikaw yung feminine na water sign, Cancer, Scorpio, tsaka Pisces. Yun na babibe ko dito, hindi balance yung feelings ninyong dalawa. Kumbaga, kung si masculine, love ka niya, okay? Si feminine, medyo alanganin. Okay? Kasi sa nababibe ko dito, dalawa yung lalaki sa buhay niya. Ayan. Kung ikaw involved sa feminine na water sign, yung nababibe ko dito is meron kang karibal sa kanya. Okay? Na lalaki. Ayun. Medyo cold siya sa'yo, or vice versa. Maring dun siya sa isa cold and then sa'yo siya mas hot. Gets mo ibig ko sabihin? Ayan. So yun na babibe ko dito, sa feelings, hindi balance yung feelings niya dito sa dalawang lalaki na to, okay? Mas love niya yung isa and then yung isa naman medyo-medya. Ayan, so medyo-medyo, pero kay masculine nakikita ko dito na talagang as in love, as in full yung love niya dito, o mas mahal niya itong si babae. Yun yung nababibe ko dito. And then may nababibe din ako na maganda yung partnership nilang dalawa pag regarding sa material na bagay, kasi sa nakikita ko dito merong give and take, alam mo yon, yung give and take sa relationship. Pareha silang nagbibigayan. Ayan, nagbibigayan financially, emotionally, spirituality, physically, mga ganyan. Pero wala akong nakikita na mas more on love, ganun. Kasi hindi balance yung feelings itong si feminine eh. Kay feminine ako medyo kasi hindi parehas yung feelings niya doon sa dalawang lalaki.
mas mahal niya yung isa. Ayan, mas mahal niya si water sign compare kay fire sign. Ayan, so yun yung nababibe ko dito. Mas mahal niya si water sign compare kay ano, kay fire sign. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So sa challenges, sa nakikita ko naman dito, kumbaga tuloy-tuloy lang sila kahit na ano, yung ganyan na merong third party sa relationship. Tuloy-tuloy lang, kumbaga na ano lang, continuous lang yung relasyon nila ng tatlo. Pero yung nababibe ko kasi dito is hindi ganun ka ano eh. Yung isa lang talaga may romantic, ganun, yung may romantic feelings. Pero yung other part na ano, na side dito sa lalaki, walang involved na love. Alam mo 'yon? Kumbaga ano lang, supportive family, supportive friend, material na bagay, mga ganyan, yung mga ganun, walang romantic, ganun, walang romantic feelings. Okay? Kaya sana babibe ko dito kung kayo doubt doon sa person ninyo na baka merong third party sa relationship ninyo kasi nga merong other person o other woman o other man, itong si feminine o si masculine. Sa tingin ko, hindi. Okay? Parang ano lang sila eh. Parang hindi ko, walang romantic feelings, ganun. Walang romantic feelings, parang friends lang. Friends lang, supportive friends na tinuring niya na na pamilya. Yung nababibe ko dito. Ayan. Mas nakikita ko talaga na mas mahal ni feminine etong si water sign. Okay, yung nababibe ko dito sa side ni feminine. Kung medyo pinagdududahan niya si feminine na baka mas mahal niya yung isa o kaysa sa inyo, eh kung sino man yung water sign sa inyo, eh di siya yung kayo yung love niya. Okay, kung sino man yung other person dito, air sign o fire sign, yun yung nakikita ko dito na parang ano lang, tinutulungan niya lang, ganun, pero walang romantic feelings, ganun. Sa advice na nakikita ko dito, financial naman yung ano naman, yung ano, parehas sila nag-build dang ano eh, may ano to, may business deal etong dalawa na to. Parang may pinag-usapan na parehas silang ano eh, parehas silang tinututukan, alam mo yun. Basta pera yung pinag-uusapan nila. Maring business, maring trabaho, maring pagka, basta as in pagkakakitaan, or baka tinutulungan niya lang din na i-manage yung financial nitong tao na to. Yun yung nababibe ko dito. Ayan, so plano nitong person ninyo, marami siyang plano para sa inyo. Marami siyang gustong gawin. Kaso lahat parang imagination pa lang. Etong si feminine at saka si masculine, parehas may plano sa buhay. Pero lahat ng yun, imagination pa lang. Pero may chance, may possibilities na magkatotoo yung mga plano nila. Na magkatotoo yung mga pinangako nila sa inyo. Na magkatotoo kung ano yung binitawan nilang salita sa inyo is magkakatotoo. Gets? Ayan, kasi sa nakikita ko dito, tag dito, pursigido, itong dalawa na to, na mangyari, okay, na mangyari o magkatotoo yung mga plano nilang dalawa. Okay, kasi parehas nilang binibuild yun. Parehas nila, kumbaga, maganda yung kumpanyo nilang dalawa kasi pareha silang ano, pursigido sa mga ginagawa nila. Okay, pero wala nang ibang ibig sabihin doon. Kumbaga, partner lang sila sa partner, walang romance, okay? Some of you, yun yung nababibe ko dito, walang romance. Some of you naman, meron kayong relasyon, pero secret yung relationship ninyong dalawa. Yun yung nababibe ko dito, pero parehas kayo nagtutulungan. Yun yung nababibe ko dito. So sa outcome na mangyayari sa inyong dalawa nitong person mo,
So nakikita ko dito merong success. Alam mo 'yon? Na magiging successful kung ano man yung pinag-usapan ninyo o yung ano, yung pinag-usapan ninyo o pinagtulungan ninyo dalawa na para matupad lahat yung pangarap ninyo dalawa is merong success. Yung ini-imagine mo lang na akala mo hindi magkakatotoo pero magkakatotoo pala kasi guided naman kayo ng universe. Okay? Hindi niya kayo hahayaan na mag-down. Okay? Yun yung nababay ko dito. Kumbaga, ang gusto din mangyari ng universe at saka yung guardians ninyo is umangat kayo sa buhay. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, some of you naman, may nababibe din ako na makaka-recover sa past issue na kung saan yung merong kailangan mag-decision. So, ibig sabihin nitong nababibe ko dito, yung hindi mo na kailangan magmadali na mag-decision kung ano ba yung dapat mong gawin o dapat mo bang sundin yung partner mo o ikaw yung masusunod. So, hindi mo na kailangan gawin yun. Kasi yung nakikita ko dito, yung third wheel, okay, si fire sign o si water sign o si air sign na nababibe ko dito is makikipagtulungan din para matupad lahat ng ano ninyo, kung ano man yung mga pinag-usapan ninyo. Ganun. Kumbaga, hahayaan niya na ikaw yung mag-handle ng sitwasyon ninyong tatlo. Gets mo? So, yun yung nababibe ko dito. Walang, sa selos, wala akong nakikitang selosan. Wala akong nakikitang selosan dito eh. More on tulungan yung nakikita ko dito para maging success lahat. Gets mo yung ibig ko sabihin. So, yun yung nakikita ko dito. Plan, maraming plano. Oo, maraming plano. Ayaw din naman itong person, other parties, na masira yung mga plano mo. Okay? So, yun yung nababibe ko dito na as in, may success na mangyayari sa lahat ng pinalano ninyong tatlo. Ayan. So, success. May success. Ayan. So, yun lang po yung reading natin. Maraming salamat po. Thank you and God bless. See you next vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye. Thank you.